Hello! Magandang umaga! Magandang Meatbook! Merkoles ng umaga, alas 9 na. Sinami kanina pa yung nandoon na sa kindergarten, si Eric tulog dyan. At ako ay naglinis ng banyo. Habang naglilinis, may sinasalang sa washing. Kaya kalalabas ko lang, gusto ko magkape. Hindi pa nga ako nakapagligpit dyan, no? Kasi nga, inuna ko yung banyo. Yung linis lang naman na hindi totally linis. Linis na hindi totally linis. Ibig ko sabihin, nagpunas-punas lang doon. Kasi ang bilis magkaroon ng alikabok sa banyo namin. 3 days lang, ang dami ng alikabok. Yung mga, basta, mga alikabok. Tapos yung mga nakapatong-patong doon. Siyempre, pupunasan mo yun isa-isa kasi may mga alikabok. Sa shower namin, binabaran ko siya ng chlorine. Chlorine? Clorox. Pag naligo na lang ako, ko siya kuskusin. Binabaran ko muna. At ako ay magkakapi ulit. Nagkapi na ako kaninang alas 6. Magkakapi ulit ako. At aalis kami kasi mayroon kaming appointment sa physiotherapist namin. Kasi nga nagtiterapy ako dito sa braso ko. At saka yung dito sa may, dito ko, masakit. At saka yung ditong braso. Ito, pag naghumawa ako na kamera, hindi ko na siya natataglan. As in, ang sakit talaga niya. Kaya mayroon akong physiotherapist. Si Eric din meron. Kaming dalawa meron. Kaya aalis kami mamaya mga 9:30 kasi alas 10 yung appointment namin. Kaya magkape na muna ako kasi 9:50 na. So, nandito na kami. Dito ako. Diyan ako mamasage. So, tapos na kami. Uwi na. 15 minutes lang naman yun. Hindi naman yun siya massage na buong katawan. Kung alin lang yung masakit, yun lang imamassage. Yung sa akin kasi dito sa kaliwa, ito lang minamassage niya. At saka yung dito ko sa may baywang ko sa kanan, yun lang minamassage niya. At saka yung dito sa liig ko, kasi galing yan dito pag ganun, sa balikat ko pag ganun. Kaya pag niknak, ano ba yan? Pag inano niya yan, ganyan, hinila yung liig ko. Para siyang kahoy na binali na gumaganon. Gasto yung mga ano. Stiff daw. Tigas daw ng mga buto ko. So, pauwi na kami. Si Eric nandun sa post. May kinuha na in-order niya yun para kay Jacob. And then, yung nag-deliver sa bahay, wala naman akong narinig na nag-doorbell. Nag-iwan na lang ng notice. So, ngayon, pipikapin namin ngayon dito sa post office. Ang dami naman nagpa-parking dito. Nagsala-saluha niya ang parking nila. Sinong unang papasok, sinong unang lalabas. Bawal kaya kami dito nag-parking. Si Eric, dito talaga siya nag-parking. Nandito na kami sa bahay at itong cortina ko dito, nahulog na, nagbigti na yung cortina ko dyan. Napagod na siya kalambitin. Nagugutom na ako, magluluto ako, magmumunggo ako. Tapos ito yung halo ko. Yan oh. Nagluto ako ng munggo dito. Si Eric kumain na nauna ng kumain. So, kinain niya yung niluto kahapon na ginaan manok. Alas 12 na. Ah, bilis ng oras. May chance alas 12 na pala. Hindi pa ako tapos. Maya-maya sunduin ko na si Nami. Aalis siya. Pupunta siyang forum sa Koblenz. Pupunta kang sa Toy? Napupunta siya sa Torch kasi meron siyang bibilhin. Bibili kasi siyang cellphone. Bibili siyang cellphone, regalo ko sa kanya ngayong Pasko. Alam ko na yung ano regalo ko? Oo, kasi dito naman, tinatanong nila kung anong gusto mong regalo. Tinatanong niya nga ako kung anong gusto kong regalo. Eh, wala naman akong gusto. At binayaran naman niya kasi yung eyeglasses ko, yung salamin ko, yun na lang pamasko mo. Tapos tinanong ko siya kung ano yung gusto niya. Nag-iisip siya yung relo, yung sports na, ano ba yung relo kay Chas, yung watch? Na nalalaman niya yung tibok ng puso. Kasi dati may ganun siya, nawala, hindi namin alam, baka nailagay yun din namin sa basurahan. Nawala yun. Tapos pag matagal siyang nakaupo, nagsasign yung watch niya, hoy, tumayo ka na, maglakad-lakad ka. Ganon, ganon sana yung gusto niya. Sabi ko, tumingin ka, kasi yun yung regalo ko. Tapos,
tinatanong niya ako ng tinatanong, gusto mo ng cellphone? Kasi gusto niya akong bilhan ng cellphone kasi yung cellphone ko, sira na talaga siya. Tapos minsan, yung cellphone ko, pag nanonood ako, wala na siyang tao, puro na lang green. Minsan naman, yung parang may munggo na siya. Tapos yung baba ng cellphone ko, ano siya? Sana ba yun? Yung baba ng cellphone ko, tingnan nyo. Dito, maliwanag dyan, madilim. Kasi ilang beses na itong bumagsak, ilang beses na naitapon. Sira na siya. Sabi ni Eric, bilhan daw niya ako ng cellphone. Sabi kay, ayoko ng cellphone. Kasi hindi naman ako mahilig sa mga ganito-ganito, mga gadget-gadget. Hindi ako mahilig kahit mumurahin lang cellphone ko. Okay lang sa akin. Kahit sira na, okay lang sa akin. Sabi ko, hindi ko kailangan ng cellphone hanggat nakikita ko pa naman. Gusto daw niya bumiling cellphone. Sabi ko, edi yun na lang yung regalo kong cellphone. Iregalo ko sa kanya cellphone niya, tapos yung luma niya, bigay niya sa akin. Hindi pa naman yan, hindi pa naman siya luma. Ilang buwan pa lang din niya yan binili eh. Bago mag-summer, o dahil ngayong summer, oo. Bago pa lang din naman yan, ilang buwan pa lang din naman yung cellphone niya. Sabi ko, edi, ikaw, yun na lang regalo ko sa'yo, cellphone. Eh, gusto niyang umalis na, kasi nga, nakita niya kahapon sa MediaMarkt, sa online, ano, nandyan pa, tapos tiningnan niya, i-order sana niya, eh tiningnan niya ngayon sold out na, meron daw sa Saturn, puntahan na niya ngayon, kasi nga, baka ma-sold out na naman, wala na, so, wala pa yan siyang tulog, panggabi yung trabaho niya, dumating, wala ka to, alas 12 namin siya, sasama sana kami ni Nami. Ano sasama? Ang tagal-tagal. Sabaga, ang tagal, magbihis pa, pakainin pa si Nami, wala na, anong oras ka, ano, niya matutulog. Alas na ako para alauna. Ayan. Alis ka na. Cheers! Cheers! Magsundo tayo kay Nami. Ay, ako lang pala. Kasi hindi na ako magdala ng kamera doon. Kasi papasok ko pa dito sa bulsa ko yung kamera. May anak ko dito. Mas, alis na muna ako. Mamaya ulit pagbalik ko kasama ko na si Nami. Yung niluto ko palang munggo, luto na rin siya. Sana yung suso ko? Ayan. So, nandito na ulit ako. At binalik nila yung sapatos ni Nami sa loob, panloob. Ito yung sapatos niya, panloob yung... Kasi sa kindergarten, meron silang sapatos pang labas, meron din silang sapatos na nasa loob sila. Tapos yung sapatos niya na laging suot papunta doon, hinuhubad yun pagdating, tapos nagpapalit ng ganitong shoes. Tapos pag nasa labas din sila, nagpapalit din sila ng sapatos na yung rigin pang ulan na sapatos, yung boots na... hindi mabasa sa ulan. So ngayon binalik kasi nga maliit na daw kailangan palitan. Ngayon si Eric nandoon sa Koblenz. Nandoon ngayon sa forum, tatawagan ko. Dadaan siya sa Diceman para bilhan niya si Nami ng ganitong shoes. Pang ano, tingnan mo, sira na din eh. Siya yung kapot na Nami. At saka ang liit na daw, hirap na isuot sa kanya. Lowat na ako. Sa kindergarten, kumpito yan siya doon. May mga sando, may mga pullover, may pantalon, may magaan na parang pajama, medias, mga panty. Para kung mag, alimbawa, katulad niya, nabasa yung pag-umihi. Nabasa yung panty niya, binibihi sa nila. Iya. Here. Doon sa kindergarten, sila Nami, tinuturuan na yan sila maging independent. Sila nagsusuot ng sarili ng sapatos, nagsusuot ng jacket nila. Kakain sila mag-isa, tapos iihi sila na sila lang. So, nung last week, nung sinundo ko siya, nagtaka ako, bakit kaya si Nami ganito naglalakad? Paakang siya naglakad paglabas. Yun pala, yung panty niya, nakalimutan niyang itaas, nasa tuhod, nakababa yung panty niya. Pero yung pantalon at saka yung stromosi niya, nakataas, yung panty lang talagang nakababa. Siguro bago ako dumating, umihi, tapos hindi na niya naitaas yung panty niya, yung pantalon lang ang itinaas. Kaya pala, naglalakad siya pa, aka-aka si Nami. So, yan. Tawagan ko saglit si Eric, na? Alam niyo ba? Si Nami nagmaoy. Kanina pa yan siya iyak ng... iyak talaga siya ng iyak ng walang dahilan. Tapos dinadaan-daanan ko lang. Tapos nagpapapansin siya. Ngayon kung kailan kami matutulog na, saka siya kakain ng tsokolade, eh hindi nga pwede. Tingnan niyo, oh. Namaga na yung mata niya, kakayak niya. Tapos antok na antok siya. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Matutulog ba siya o mag-iiyak talaga siya? Uy, kawawa naman. Ayoy. Ayoy. Tapos papasok siya doon sa kabilang kwarto magtatago, tapos titingnan niya ako kung susunod ba ako sa kanya.
Ayoy, kawawa naman itong baby na to. Oh, ang dami mo ng luhang nawala. Eh? Katagalan naman yan. Ano lang din yan siya, tatahimik lang din yan siya pag hindi mo pinapansin. Kasi once na pag pinapansin mo, lalo siyang nag-ano. Ay, okay, ayaw na niya. Naantok na talaga to, 2:30 na kaya. Kamsa, natulog na din si Nami. Kanina pa yung siya, antok na antok. At nandito na rin si Eric, wala naman siyang nabili. Paano ngayon, may siya? Sa online, tingin ka, online. Hmm? Nakabili ka ng shoes ni Nami? Yeah. Nakabili ng sapatos ni Nami para doon sa kindergarten bukas. Dalhin ito. Ah, parang malaki pa, no? Parang medyo malaki. Ayan. Sali mo, medyo ako. Ang cute! Isang ibang ano naman, kitty mouse. Mouse talaga, ano. Kitty, oh, kitty. Ayan, ah. Kitty. Cute, cute. Para sa loob. Pag nasa loob sila na sa kindergarten. Ganyan. Medyo malaki pa to kay Nami kunti. Yeah. Pero hindi na. Kasi ngayon kasi dahil winter, makakapal yung ano, yung midyas. Ne? Yeah. Makapal yung dubli siya. Yung midyas niya makapal eh. Kaya okay lang din yun. Hindi naman niya nahuhulog kasi nasasarado naman. Yeah. Tingnan mo mamaya. Magkano yun? €12.99. So, binilhan ako ni Eric ng tea. Matcha green tea. Ito lang yung gusto ko. Kasi yan lang kasi yung natikman ko na swak sa panlasa ko. Yung ibang mga bubble tea, hindi ko type yung lasa. Eh, ayaw ni Eric nito kasi mapait daw. Medyo mapait lang talaga siya. So, magtupi ako habang tulog si Nami. Gising na si Nami. Itong si Eric, oh. Gising pa rin siya. Hindi talaga siya natulog. Hindi niya tinigilan yung cellphone. Night, Nami. 4:30 na. Night, hindi niya tinigilan yung cellphone. Na-order nga talaga niya online. Salamat. Dabi siya. Mo-chup-chup. Kasi kanina, di ba, pumunta siya doon. Eh, mahal daw. Mas mataas yung presyo sa store kaysa sa online. So, ngayon, in-order niya. Pumunta siya ng MediaMarkt. Punta siya sa Thorn. Eh, mahal daw. In-order niya ngayon dito sa online. So, ngayon palang matulog na. Tapos niyang order. Hindi niya talaga tinigilan ang cellphone. Kanina pa ako sabi sa kanya, matulog na ng matulog. Akala ko natulog. Hindi pa pala talaga siya natulog. 4:30 na. Ilang oras lang yan matutulog. Tapos, magtatrabaho pa yan mamayang gabi. Ito, gising na. Isang oras kalahati tulog. Hmm? Itong damit na to, paulit-ulit na lang suot niya araw-araw. Hinahanap niya yung tea na pinabili niya sa daddy niya. Ewan ko lang kung magustuhan niya itong lasa na to. Ha? Tea agad, Nami? Ang hilig ngayon ni Nami uminom ng tea sa umaga, yung tsaa talaga. Tapos sa tanghali, sa hapon, nagtsatsaa siya. Dahil nasanay siya doon sa kindergarten, may tsaa. Pinapainom sila ng kinder tea. Ay. Hmm? Yung buhok mo, oh. Hmm? Ha? Gusto mo ba ito? Patikim nga. Hmm, tamis. Sarap din pala. Ang tamis. Sarap. Mmm, yummy. Magandang gabi. Hindi ko na malayan. Alas 8 na pala. Nag-init kasi ako dyan. Pagkatapos namin ni Nami ng hapunan. Maaga kami naghapunan ni Nami. Alas 5. Tapos nag-init ako dito. Hindi ko na malayan. Tapos na ako. Pero, ipa-final cut ko pa yan bukas. Dahil itong isa dito nangungulit na. At ang dami niyang nahalungkat. Tingnan niyo, oh. Tingnan niyo mga nahalungkat ni Nami. Naghalungkat ng damit. Tingnan niyo naman si Nami. Tingnan niyo si Nami. At nahalungkat niya itong sapatos niya. Ito yung sapatos niya, yung newborn siya. Naisuot niya ito, isang buwan siya. O, wala pa nga siyang isang buwan eh. Nahalungkat niya. Tapos,
ipinapasuot niya dito, tapos maluwag, nagagalit siya, yung baby daw niya is going to kindergarten. Tingnan niyo naman, oh. Ulo niya, nahalungkat din niya yan eh. Oh, ang dami niyang nahalungkat kasi na-busy ako. Siya din busy kakahalungkat. Naantok na talaga ako. Kaya pala yung mata kong pipikit na siya. Alas 8 na pala talaga. Dapat kanina pa kami nahiga. Kaya lang, mahaba naman yung tinulog niya kanilang tanghali. Kaya hindi nag... Good night na? Night. Bye-bye? Bye-bye. Bye! Awa. Bye. So, i-end natin ang ating vlog. Maraming salamat ulit sa inyong panonood. Diyan lang kayo, dito lang ulit kami magkikita. Ulit tayo sa susunod na video. Maraming salamat. Bye. Bye. Bye.